Birthday Kaisipan, isi-share ko po sa inyo ang isa sa mga pinaka-challenging experiences ko sa pag-YouTube. Yun ay ang paglalagas ng mga bananas. Baka isa rin ito sa mga problema nyo ngayon, so pag-uusapan natin ang mga spam words. Makikita nyo sa helpful review comments ang mga possible spam. Ang ipapakita ko sa inyo ay ang mga comments sa sarili kong channel. Don't worry, tinakpan ko po ang mga pangalan. Simulan na natin. Observe mo ano ang common na makikita sa mga comments that I'm showing. Wala namang masyadong bawal na words ang sinulat. Pero meron silang hashtag! Kapag may hashtag, nilalagay sa helpful review. Kapag si YT ang nakapag-delete niyan, lagas pati ang mga saging natin. Ayan o, ang dami. Bakit pa kasi lalagyan ng hashtag na hindi naman yun nakakatulong sa channel na na-mention? Sabi nila, para matrace kung saan LS sila nagkita. Kailangan pa ba yun? Yan, spam rin ang numero sa comment section. Next is emojis. Mahilig tayo maglagay ng emojis dahil naging habit na natin sa ibang social media. Hindi siya pwede natin gawin sa YouTube video comments. Gusto lang naman natin na makulay ang comments natin para masaya, ano? Pero instead na masaya, masad ang may-ari ng channel dahil lagas ang saging niya. Yung mga pagmamahal nyo or heart-heart, mas okay pa na gawin na lang aksyon. Panoorin nyo ng buo ang video para may maganda kang masasabi sa comment. Yun ang tunay na masaya at may pagmamahal. Kung talagang hindi mapigilan ang kaadikan sa emoji, may mga particular emojis na nilagay si YouTube na pwedeng gamitin natin na hindi mga bawal. Yun ang gamitin natin. Yung mga nakikita nyo sa slides na pinakita ko, ang hindi pwede. Next, di pwede ang website at links. Yung may dot, mababasa siya as website. At may link talaga, oh. Okay, sa seryoso na tayo. Hindi pwede sa YT ang mga overused and repetitive words. Mga new friend here. Thanks for sharing. Yan mga stay connected. Sending my support. Or basta word na may support. Hindi rin pwede ang invitation to visit sa bahay nung nag-comment. Dahil ang ibig sabihin nun ay sub to sub. Yung comment na yung comment na shout out, yung wow, you'll be here. Hindi yun pwede. Kaya nga, dapat nating panuorin yung videos para may masasabi tayo tungkol doon. Nasa YouTube policy na bawal gawin ang sub to sub, dapat sikreto lang bakit natin ginagawang obvious. Nagmi-mention tayo ng supli. Dalaw sa bahay.
no? Bisita sa bahay, dikit at kalimbang na comments, at advertise kung ilang saging makukuha mo kapag pupunta ka sa LS niya. Intention man ng subscriber na hindi malagas ang dikit niya, pero dahil sa comment, ayun, nalagas tuloy. Isa pa yung word na rest back, yung full pack para dikit na dikit, padikit, bigay ng saging, yun, obvious talaga na nakikipagdikitan. Na hindi naaayon sa pinanood, hashtag, emoji, at nangihingi ng saging. Kumpleto! Overall, ang lahat ng yon ay tinatawag na fake engagements. Yung nag-comment ka dahil gusto mo ng kapalit, dapat nanood ka dahil gusto mong makatulong sa channel, gusto mong matuto, or nag-i-enjoy ka lang. Ginawa ko itong video hindi para mapahiya ang mga nag-comment, kasi yung mga madalas na nagkakamali, mga baguhan naman. Habang tumatagal, dapat natututo tayo. Hindi yung malaki na ang bahay kagaya ng 12,000 subscriber na hindi pa rin marunong magbakas. Let's help each other grow. May request po ako kung na-recognize niyo po yung profile picture niyo sa mga slides na pinakita ko. Beke naman, pwede nyo i-check yung dikit niyo sa akin. At kung nawala, pwede nyo pong ibalik. Ako so far, hindi ko maalala na nagbakas ako ng mali mula nung nagsimula ako sa YouTube. Pero kung may mali man akong bakas, i-shoutout nyo lang po sa LS para babalikan ko kayo ulit. That's all for now. Thanks for watching!